Good afternoon, guys. Welcome to my another vlogs na naman, no? So, nakikita nyo ba yan, guys? Sa mga nagtataka kung ano to, shopping cart kung tawagin. Ganito, uso dito sa Canada, lalong-lalo na tulad namin, mga baguhan. Wala pang kotse. Ito yung ginagamit pag kunwari may bibili sa grocery para hindi magbitbit, kasi nilalakad lang dito yung grocery, malapit lang. Kung makita nyo dyan, yan, superstore yan. So ngayon, hindi ako papunta sa superstore, papunta ako sa Dollarama, kasi mas mura doon kaysa sa superstore, kasi ilan lang naman yung bibilihin ko kaya pupunta ako ngayon doon. Kasi parating sila Ate G mamayang gabi. Galing sila ng Fort McLeod. So doon sila sa kabilang parte ng Canada. Calgary dadaanan nila. So medyo malayo, parang kumaga Manila to Bicol yung layo. So pupunta niya ako dito. Huling kita pa namin, nagbakasyon sila sa Pilipinas. So ngayon pupunta niya ako. Dadala niya ako ng mga ibang gamit sa bahay. So laking pasalamat ko. Pupunta na ako ng ate ko, tsaka kasama niya yung family niya, ang dalawang anak niya, dalawang pamangkin ko, tsaka yung asawa niya. So ngayon pupunta ako ng Dollarama kasi naubusan na pala kami ng tissue, tsaka bibili ako ng mga sabon at hand soap, tsaka itlog. So ako lang mag-isa ngayon, guys. Yan pala kasama ko. So yung Dollarama dito, guys, malapit lang naman, doon lang naman. Kung nakikita nyo yung green na yon, yun, doon lang naman. So ngayon, ang oras ngayon is, tingnan natin, 3:26. Sobrang mainit. Tapos normal, mainit siya pero malamig yung hampas ng hangin. Pero tayo naka sweater tayo, jacket, pero naka shirt lang ako. Yan. Ganyan lang yung ano dito, ang suot ko dito lagi. Kasi paglalabas ka malamig talaga eh. So, yun. Lalakad lang ako. Ilang minutes lang naman to, guys, yung Dollarama. Yan lang yung green. Ilang minutes pa lang tayo nagbibideo. Ano pa lang, 3 minutes pa lang. So kung tutuusin, parang kung hindi ako nagbablog, kung mabilis yung lakad ko, kaya ko ng 3 minutes to. Ayan. So tatawid lang ako dyan. Kita nyo. So ganito dito, guys. Ganito ang buhay sa Canada, no? Mga baguhan na tulad namin, kailangan mo maging madiskarte ka tulad niya, no? Kailangan mong magbumili ng ganito. Mahal din to, guys, yan. Mahal din yan, guys. Nasa ano rin yan, nasa 1K mahigit din. Ganyan lang, lagayan lang ng mga grocery pag pupunta kami ng grocery, kasi nga wala pang kotse. So nakakatulong kaysa naman magbitbit ka ng bag. Tsaka dito kasi, guys, yung plastic binabayaran 10 cents. So kami, may bag kami nandyan sa loob para doon na lang ilalagay. So ayan na, guys, oh. Ilang minutes na ba ako nagbablog? Ayan na, Dollarama. Ayan lang. Ganyan lang siya kalapit, guys, simula doon sa ano namin, sa bahay namin. So ngayon kasi nagsalamin ako kasi masilaw din yung araw. So yun, tawid na muna ako doon, guys. Tsaka dito, guys, hindi basta-basta pwedeng tumawid. Kailangan mong pindutin to. Yan. Kailangan mong pindutin yan. Tapos, pakikita mo doon yung red na kamay. So, ibig sabihin yan, hindi ka pa pwedeng tumawid. So, hindi tulad to sa atin sa Pilipinas na nakikipagpatintero tayo, no? Dito, hindi talaga. Disiplinado dito. So yan, oh. Kita mo, guys, nag-white siya, ibig sabihin pwede na tayong tumawid nun.
Kung nakikita mo, naka-white na siya. Yan, tawid ka na. Sila titigil yan. Yan. Tapos yan guys, may oras yan. No? 23, 22, 21. So, pag naubos yan, ibig sabihin hindi ka na pwedeng tumawid. Antay ka na naman. Yan. O yan na guys, yan na yung dalakama. O, di ba? Lapit lang, di ba? Sobrang lapit lang. So, dito tayo. Sa malilim. Kasi guys, yung araw dito nakakaitim din, ha. Hindi puwerke malamig dito, tapos nakabilad ka sa araw, mangingitim ka din, sunog ka din. Nakakaitim din. Tsaka yung nakikita nyo guys, yung good life na yon. Balang araw dyan ako mag-ano. Dyan ako mag pag-gym. So tatawid tayo dito. Ayan yung superstore guys, oh. Yan. Lapit lang, magkakatabi lang sila. Ayan. Mas mura kasi dito guys. Sa superstore kasi, yan yung superstore. Ano kasi yun, pag yung mga karne na grocery, yan. So ganito dito guys. Kung nakita nyo guys, may ano rin kasi dito. May homeless din syempre. Napasok tayo guys. Inulak ko. Hila pala guys. So dito na tayo guys. So yan guys, diyan may lalagay yung sarili mong cart, shopping cart. So yan, ayan yung mga dito na empty lang, oh. Sobrang mura kasi dito eh. Kaya dito nagpupuntaan lahat. So nawawala yung tissue guys, hindi ko mahanap, no? Ayun yung tissue guys, eto. Ito pala eh, dami. Ayan, oh. So tingnan natin kung magkano presyo ng tissue, eh, no? Ito dalawahan. So napin natin kung magkano price na. Ito nakalagay, no? Kailangan natin ng maliit para sa CR. Ito. Tapos isang malaki. Yan. Ano ba to? Walang price. Paano natin malalaman to? Ayun, meron pala guys. Ayun, oh, 350. Yun pala, doon pala yung price. Tapos ito naman, itong isa. Yan, 4. So almost naka $8 na tayo. Tsaka yung hand soap na lang, no. Hand soap. So, wala na rin kaming panghugas. Kano mga bili namin dito? Ito, 150 lang guys. So kailangan namin yan. Nahanap ko yung guys, yung parang hand soap, yung liquid soap. Kasi pag kumari, magpupoops ka. Yun ang ginagamit. Hindi yung bar soap, no. So, hindi ko pa makita. So, dyan yung magiging sukli natin. Yung sukli. So guys, ipapasok natin siya sa bag, no. Yan. So ganun siya kalapit guys, kaya dito kami tumira kasi malapit sa lahat, kasi importante naman dito yung grocery talaga, di ba? So
Hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Salamat sa panonood nyo, no? So, see you sa next vlog ko. Next vlog ko, guys, is darating na sila ate mamayang gabi. So, malayo-layo yung binyahe nila, no? So, nakaka-miss kasi yung kapatid ko na yun, eh. So, yun, guys. Hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi. Peace!